good morning or good afternoon pala kasi 12 o'clock. Anyway, hi, second day natin dito ngayon sa Sault Ste. Marie. Medyo tinanghali ako ng gising gawa ng may nangyari kagabi na medyo hindi maganda sa mga kasamaan ko. Kasi normally pala, pag Saturday, nagkakaroon sila ng kwento ko na rin kasi total mahaba-haba itong lakad ko. Pupunta ako ng Walmart at ngayon ay Sunday, February 6 at almost 12 o'clock na. Tapos ang weather minus 6 lang. Grabe, sobrang warm ngayon. Diba, nagbagi-snow yata, kaya ganun. So, maganda yung weather. Hindi ako masyado naglagay na maraming ng jacket sa loob. But anyway, balik tayo sa kwento kanina. Kagabi, may nangyari sa mga kasamaan ko. So, mapalita ko muna sa inyo yung laban. So yun, tuloy na po, putol-putol na. May nangyari kagabi sa kasamahan ko, hapon. Kasi pag Saturday pala, nagkakaroon sila ng parang fun day or sabihin na natin nagiinuman sa madaling salta. Kakainuman pag Saturday. So ngayon, anong nangyari? Medyo sobrang mga kalasingan na mga tao. Nagkaroon ng mga away na talaga muntik pa magkaanuhan. Nagtipong ako kasi hindi ako sumama. Sila ako sa lahat sila except me, no. Ako lang talaga hindi sumama. So maya-maya nangangatok na tong isa, si Devon yung kasamahan ko. Siya pala yung napaaway. So actually si Devon nung bago papunta pa lang kami rito sa Sault Ste. Marie, may kinakwento na siya sa akin sa Winnipeg pa lang, meron na siya inupakan. Dito may napaaway na naman siya dahil doon sa kasamaan namin, yung pinsan ng boss namin, So yun ang nangyari. Pero hindi naman palaway, kaya lang lapitin ng away yung tao. Hindi naman siya mukhang palaway. Talaga lang pinagtatanggol lang lagi niya sarili niya. So anyway, yun, ginising ako alas-alas na madaling araw. Kailangan akong makapakinggan yung mga story nila. Nasabi ko nga, oh my God, ano ba naman ito napuntahan ko? Pero sabi ko nga sa sarili ko, sabi ko baka ito yung challenge na ibinigay sa akin ng Panginoon na para ba na para baguhin itong mga tao na to. Unti-unti ko to, kaya lang medyo kinikilala ko lang itong mga tumuna sa ngayon. So, ulit tayo malapit sa Tim Horton ng Sault Ste. Marie. Sa May, ano ba lugar to? St. George Avenue West. Yan, lakad-lakad tayo rito. Balik tayo natin ng konti, saglit. Alak talaga, wala talaga nabibigay na magandang ano yan, kung lalo na pag hindi ka marunong magdala ng alak. So yan, hindi ko tayo rito. Para medyo maganda-ganda ako ng tuhan. Kita nyo, wag na lang puro ako kasi malamang sawang-sawa na kayo sa mga ako. Kita nyo itong lugar na to. At least, dyan, Westia Park. Akala ko, ano, simbahan to ah. O simbahan eh. Oo, para simbahan niya. Mayroon pa ang apartment. May cross sa taas eh. Anyway, lakad tayo dito. Medyo malayo ang Walmart. 4 kilometers. Hindi ko nga alam kung ito yung daan papunta ng Walmart. Basta lakad-lakad ng lakad. Kaya nga, sigla, check ko muna para at least hindi tayo lumayo. Mga bahayan dito, nakakatokin namin. Kung meron lang akong sasakyan, mag-i-Instacart ako. Kasi meron palang Instacart dito eh. Kaya ito paano, kikita't kikita ka kung pag-off mo, wala kang gagawin. Kasi, mabuboard ka, wala naman akong TV sa kwarto ko. Wala naman akong computer. May result, maglakad o maggawa ng bagay na gagawin. Kikita pa, pag may Instacart ka, kikita ka pa.
Kaya titintin ako ng ano, ng pwedeng makakuha ng kotse na medyo mura lang. Kasi sigurado kakailanganin ko dahil mahirap kaya na naglalakad ka ng sa lamig na yan, tapos iwanan ka nila, bahala ka na. Tapos pipikapin ka nilang pag lunch. Parang hindi ganun ang nangyari sa akin sa ano eh, sa paano ito? Sa Winnipeg nun eh. Kasi sa Winnipeg may sasakyan ako. Yeah. So dito tayo sa Bush Street and Cornwall Street. Ayan. Ayan, para at least nakikita nyo yung itsura ng ano, Sault Ste. Marie. Grabe, pinagpapawisan ako. Hindi ko na sinuot pong isa. Sa totoo lang, pinagpapawisan po ako. Ah, mali ako, mali. Dapat pala nag-sweater na lang ako. Yun. Pag nasanay na kayo kasi sa malamig, talagang iba na yung magiging pakiramdam nyo. Kung mag-adjusted na yung katawan nyo sa malamig. Lalo na kung lamig ng Winnipeg. Kasi meron sila tawag sa lamig na parang wet, cold daw. Gawa na malapit sa lake. Yan. E doon kasi sa Winnipeg, dry ang cold dun. Kaya para bang ubo ka ng ubo rin kasi medyo parang dry. Parati ang ano. Yan. Link. Ganda lang tingnan, no? Para kang na sarap na puro puti. Sana nag-enjoy kayo sa unang video, yung mga first day dito ko kahapon. Medyo hinati ko kasi mahaba eh. Baka nang ano, kahit na paano makikita nyo yung ano, yung buong araw ko. Sigurado ito, hatiin ko nito. Kasi ano, medyo magiging mahaba rin ito. Pero kukuha lang tayo ng mga konting clips sa bawat lugar. Kaya para at least hindi kayo maboard. Kaya nasabi ko sa inyo, dadaling ko kayo sa lahat. Maraming parte rito sa kung saan man ako dali ng sitwasyon or opportunidad. Oh, walang snow. Okay, map. Medyo 3.3 kilometers pa. 44 minutes pa ng paglalakad. Halos ang oras eh. Ba okay din yun ah. Kasi maganda sa akin yun. Gawa ng napansin ko yung sugar ko tumaas ulit. Nag 13 eh. Kaya sabi ko ano, tama to. Maglakad-lakad. Para ma-burn yung maraming mga hindi na ba-burn. So, medyo malayo-layo na rin nalakad ko. Lampas ng kilometro and mas liliko tayo rin sa bandang sa kanan. So, yan o. Medyo pataas. Hindi kaya delikado to kasi pag madulas na mga pansin ko, ano, pwedeng dumulas yung gulong eh. Sigurado kailangan dito ang ano. Ang winter tire lalo. O baka may chain pa nga minsan talaga pag madulas eh. Yan ito, malapit na tayo dito sa bit. Medyo pocket eh, oh. Ba, marami mahirap pagka dito tayo dadaan sa ano. Dito tayo. Ito pala ang ano, pero hindi nalinis. Hindi nalinis. Ayan, ang pocket eh, oh. Ah. Sarap dito mag ano, ah. Snowboarding, oh. Mag-u-ride sana ako. Yung parang Uber nila dito. Kaya lang kung para makatipid kasi $16 din. Kaya I decided na lang yung pabalik na lang. Tsaka maganda naman to at least ano, exercise na rin. Para makatipid, di ba? Wala pa tayong sweldo. Hindi pa tayo pwedeng gagastos. Kaya kahapon yun ang sinasabi ko sa kanila eh. Kaya ayoko sumama. Kahit anong pilit nila sa akin kahapon. Na hindi ako sama.
Espesya na. Wala akong budget. Ay ko ganun. At yun ang nangyari. Nung una, ano pa eh, nag-horse playing pa sila. Para nagugulo. Para bang nag-boboxing, nagre-wrestling. Ayun na. Yun na nga. Kasi yung isa doon, yung pizza na mayari, napakalaki. Grabe. Hindi na basta malaki. Talagang tangkad na malaki pa. Naka-tiyempo siya ng kahit payat pero malakas at saka may martial art experience. Ayun, si Devon nagpang-abot yung dalawa, duguan yung malaki. Ayun, nag-message siya ngayon, sinasabi hindi raw niya alam yung mga nangyari, humihingi na sorry. Ay nako talaga, lala. Sabi ko nga, mga bata pa talaga itong mga to. Ako kasi ayoko na mag-e. Ayoko yung tipong bago tayo magkakilala, magiinuman na tayo kagad. Ganito yung magkakilala muna tayo, di ba? Nahirap kasi ang alak. Naku po. Dami ko na experience dyan. So, saan tayo? Eka, balik tayo natin. Elm Avenue at Langdon Crescent. Yun. Lugar na yan. Ha? Ganda ng... Parang ganda ng itsura ko rito ah. Parang ano, puti ko rito ah. Check ko ano. 2.3 kilometers, 30 minutes na lang. Konti na lang. Lilikot tayo rito sa North Street, kaliwa. Saglit. Yung kalakaran nito, hindi nila nalilinis. Dapat to ano, ngayon naano na to eh. Nandaan na to ng ano, ng mga traktora maliliit. Totoo lang, basang-basa na yung kilikili ko. O, pagpapuisan ako. Dapat pala tinanggal ko na to, isang pang jacket sa loob. Kaya na pala na itong ito lang. Kaya na niya. Doon, pagdating ko sa Walmart, Uber rin ko. Magpapaano muna ako rin. Grabe, basang-basa yung kilikili ko. Yan. Ito yung isa pa yata ang school nila rito, Super Heights. Yan, store. Malapit na tayo, isang kilometro na lang. Medyo malayo. Medyo malayo-layo rin yung lakad ko ha. Meron nila, sinilalagay ng barbed wire doon. Kasi baka may siguro may mga bear na pwedeng umakit dyan siguro. Kaya nilalagay nila yun, baka nga naman umakit eh. Mga isa yan dyan. Tigil muna tayo dito siguro. Grabe. Teka. Sa bus stop, baka may tumigil dito mo. Bus na may. Pero, kasi pawis na pawis ako. Grabe, sobra. Whew. Gusto ko na tanggalin yung jacket ko, kaya lang wala eh, bibit-biting ko lang din. Okay ito para at least ano, matanggal yung mga toxic sa katawan. Whew. Welcome to Sault Ste. Marie. Bundok ng yelo. Yan. Haba rin ang nilakad ko ha. Ah, konti na lang, nasa Walmart tayo. Pero tingnan nyo, yan yung papunta sa ano, Thunder Bay, 701 kilometers. Ottawa, 789. Ah, okay. So east pala, padiretso. Basta po, papunta north. Yan. Good life. Fitness. Meron tayong madadaan na Wendy's sa tsaka Tim Horton siguro. Hindi, sana na tayo magpahinga. Ayun, yung Walmart. Ando, banda ron. Kita ko na. Ayan ang Wendy's.
Tapos may RBC rin pala doon. At uwi tayo papunta sa Walmart. Napit tayo doon. Pero dito tayo pupunta. At uwi tayo doon. So ayan, lapit na. Konting kembot na lang. Walmart na. So ayan din pala yung daan papuntang Thunder Bay. Wow, laki ng building ng RBC rito. So, may building na yung RBC rito. Meron pa silang another ano ron, parang office tapat. Oh, napansin ko meron din pala Home Depot rin sa banda ron. Okay. At least ano, mais marami pala mapupuntahan talaga. Medyo malayo lang pala talaga yung lugar ko sa ano, sa mga to. Talagang kailangan mo talaga yung sasakyan. So nasa Great Northern Road tayo. Napasok tayo sa Walmart dito kasi tayo tayong bibilin. Oop. Oh, magkatabi ng Walmart tsaka Home Depot. Sa mga madalas manood po sa akin, kamusta po sa inyo? Lalo na po sa ano, sa kaibigan ko si yung mag-asawang si Charles and May. Tesa na, hindi na makalunok. Tawag dito. At saka shoutout din po pala sa ano, kay 6AJ Vlog, Jumawan Family. Kamusta po kayo? Madalas yung manood to eh. Ayan. So lapit tayo sa Walmart to. Teka. Ito ang ating walking tour to Walmart. Kaya lang putol-putol. Pero okay na rin. At least ano, nagkaroon kayo na idea. Dahil siya na medyo magalaw. Walang stabilizer. Pero pag may GoPro na tayo, sigurado maganda-ganda na yan. Ayun na, malapit na tayo! Yeah, finally, nandito na tayo sa Walmart after 1 hour ng paglalakad. Tinawagan ko rin muna si, ano, si Sir Robert kasi yung kaibigan ko si Edison, ano, nakausap kami at nabanggit ko nga sa kanya yung, ano, yung mga business. So, meron silang common ground. So, yun, kinunik ko si Edison kay Sir Robert. So, higa, pasok mo tayo. Lalagyan ko lang ng mastong, ano, tayo sa Walmart. Talaga, kahit saan ka pumuntang Walmart, iisang kanilang ano, ang forma. Kaya pagka nag-i-Instacart ka, ano, madali para sa'yo kasi kahit saan probinsya ka pumunta, isa lang setup nila. Medyo mura dito, ang laki ng diferensya ng ano, presyo. Ito malaki-laki. Ito nalang bibiling ka on 87 lang. Bibiling ko kasi gawa ng dumi nung ano. Talaga pag kukuskusin ko itong mga to. Kukuskusin ko yung mga lababo ron. Talagang babaguhin natin yung mga ano. Umpisa natin sa mga ganyan para at least ay ano. Baka magbigay sa kanila ng idea rin na gawin din, di ba? Napamili ko. Ayan, gamit ang karton. Ayan. Tapos, nakalalagay yung mga kanak. Ayoko ng plastic. So, ito yung mga... Bumili ako nito kasi ang gulo nga nung mga ano nila dun eh. Ayan, mga cleaning materials. Ayan. So, ito muna for now. Pero, ayan, kasi nga, ano, wala akong makita rice cooker din dito. So, buti nila binili ko kaserola. So, dun muna ako. Nila, ano, nila Pili Premieres kahapon. Nagyan ako ng kaserola kahapon nila. Nila Philip, kaya doon ako nagsaing. Pero ano, ha, bibili ako ng rice cooker pa rin kasi gagamitin ko yun sa mga ulam na may sabaw. Yan. So, pero for the meantime, yun muna gagamitin ko. Wala akong makita rito sa Walmart na rice cooker. So, yan. Yan. Okay, abangan nyo. Pauwi na ako. Kukuha ko ng U-Ride. Mag-U-Ride ako. Yung parang Uber nila dito. Oh, malaki na gastos ko ngayon. Umabot ng 143 lahat. Wala pa yung rice cooker. Pero anyway, ano, kasama na naman yung mga pagkain sa kanya. Gamit 'to. Tsaka kung sasali man ano, lagi na akong
may iwan dito sa mga pagtulong sa ibang tao. Dito na yung ano ko. Blue ride ko. Ika. Muna sa kayo muna tayo sa ano. Pagod ako sa ano. Malitawag ito. Nagdik na ako ng blue ride. Tapos mga ano lang. $16 ang babayaran. Pero parang Uber nila dito yun. So, mga 4 kilometers lahat. Ang laki. A few moments later. Medyo malinis na itong medyo malinis na linis na nalinis ko ito. Ayan. Ito, bumili ako nito. Kasi nakakalat nga yung mga gamit na yan. Nalagay ko. So nilinis ko ito. Kinuskus ko yan. Ayan. So medyo kahit paano. Ano. Tapos boom. Ayan. Nilinis ko na rin. Grabe. Ang dumi na. Ito paano. Ano. Ayos-ayos na rin kahit ang paano. Okay. Oh no!